Hindi ito lahat nangyayari ngayon kung hindi dahil sa katigasan ng ulo mo. Kahit kailan, Elisa, hindi ka mananalo sa akin. Tandaan mo yan! Dito ka lang pala, mukha akong tanga! Nahintay nang hintay sa'yo sa bahay! At dito ka lang pala na ipagkasiyahan! Dito. Hindi kailangan ako malaman tungkol sa pamangkin mo. Bakit? Ano nangyari kay Elisa? Iligtas mo siya sa madrasta niya. Puro pagpapahirap at pag-aapi ang ginagawa ni Ma'am Isel kay Elisa. Sinubukan kong pigilan si Ma'am Isel, pero sinasanti lang niya ako. Oh, teka lang. Akala ko ba si Elisa nasa Amerika, sabi ni Isel? Hindi totoo yun. Si Doña Claudia at si Sir Victor lang ang umalis. Ibinilin si Elisa kay Ma'am Isel. Pero, imbis na alagaan, puro kong baligtara na nangyari. Kaya talaga Isel na yan? Yan! Sa akin! Pambihira naman ka! Tuwi, ano naman pinagplano mo, ha? Magdaan ko sila! Huwag ka magpadalas-daras! Kumalma ka nga! Kumalma ako? Eh, bago ko sa mga oras na ito, sinasaktan na yung bata! Hindi mo ba narinig yung sinabi ni Pedro? Hindi ko na palalagpasin ito. Pedro, huwag niya! Sama ako! Naku, ewan ko sa inyo. Magkain ako lang maala kayo. Okay, honey. Thank you. You take care. I love you. I just got off the phone with Victor at binigay ko na yung account number. So I'm just waiting for him to transfer the money and then you will all have your share. Oh, that's great. Oh, ano? May problema? Eh, ma'am, tinawag ko po si Elisa para kumain po, pero ayaw niya naman daw pong kumain. Sige, ako na bahala dito. Anong drama to, Elisa? Alam mo bang hindi uubra dito ang kaartehan mo? Gugutumin mo lang ang sarili mo. Sumunod ka na lang kasi sa Mommy Isel mo. She's nice and very generous. Ayoko po sa kanya. Masama po siya. Di po siya katulad ng nanay ko. Here we go again! Nanay, nanay, nanay! Kailan mo ba titigilang hanapin yung nanay mo, ha? Ayoko na ulit maririnig na hinahanap mo si Dolores dito. Naiintindihan mo? Isel! Isel! Isel, lumabas ka dyan! Isel! Isel! Isel, lumabas ka dyan! Isel! Ano, pansinin ha? Ano, pansinin ha? Hoy! Isel! Cardo, teka lang! Isel! Hoy, nana! Cardo! Sandali lang! Cardo! Isel, lumabas ka dyan! Hayop kayo! Sandali! Isel! Cardo! Isel! Isel, lumabas kayo! Isel! Ano, lumabas ha? Hindi, masasaktan ka niyan eh! Ano, lumabas eh! Ben! Isel! Cardo! Nasaan niyo ka? Tigilan niyo po yan! Ano tigilan? Paano ako titigil? Lilabas niyo yung amo niyo! Lilabas niyo! Halika nga. Ang sabi ko, ayoko nang maririnig na hinahanap mo si Dolores sa pamamahay ko. Naiintindihan mo ba, Elisa? Sumagot ka! Ma'am! Ma'am! Nagwawala po yung kapatid ni Dolores sa labas. Gusto rin po kayo makausap. Kasi ba si Tocardo siya din niya ako? Hindi! Dito ka lang! Odette, bantayan mo ito. Frank, sumama ako. Frank, narinig mo ang sinabi ng Mommy Isel mo, di ba? Dito ka lang, ha? Suminahon po kayo, sir. Suminahon? Paano ko ilaw sir? Aulo ka, pagkago ka! Cardo, tama na! Labas sa season! To what do I owe the pleasure of your visit? Subukan mo uling lumapit sa pinsan ko. Sa susunod na putok na to sa ulo mo na. I'm a lawyer. At kaya kitang kasuhan ng physical injury dahil sa ginawa mo kay Isel. Mukuturuan ng batas ha. Yung pisa mo yung truwa mo, ha? Sinasaktan niyo yung pamangkin ko! Child abuse yung tanga! What the hell are you talking about? Anong child abuse? Huwag ka na magbangmangan pa. Alam namin na wala sa Amerika si Elisa. Nandiyan siya sa hotel mo at sinasaktan mo siya! Saan mo naggaling yung kwentong yan? Ma'am,
Sinabi ko na lahat sa kanila. Naaawa na ako kay Elisa. Kaya kinuwento ko na lahat yung mga pinagagawa niyo sa bata. Kaya kung gusto mong manahimik yung buhay natin pare-pareho, ilabas mo yung pamangkin ko! Ilabas mo! Baka nakakalimutan mo, isinuko na ng kapatid mo ang karapatan niya kay Elisa. Anak ko na si Elisa ngayon at hindi niya na kayo pamilya. Hindi niyo siya makukuha. Akin si Elisa. Akin siya! Sige! Sir! Sige! Subukan mo lumabat na magkasubukan tayo! Saan tayo tapos ah? Magbabayaran mo yung ginawa mo sa pamangkin ko ah! Ibalik mo sa amin si Elisa! Magbayaw! Hindi ka na, Hardo. Elisa, ha? Tumahimik ka na. Kanina ka pa. Babayaran niyo po ako! Hindi ba po ako gusto nito? Babayaran niyo po ako si Mayro sa kanila! Ang kulit-kulit mo na, Elisa, ha? Nagagalit na ako. Palatasin niyo po ako! Di ba sabi ko, tumahimik ka na? Pwedeng umuwi sa inyo. Kaya wag mo nang ipilit ang gusto mo, ha? Dito ka lang. At tumahimik ka. Kung ayaw mo makita magalit si Tita Odette. Josie! Ang! Hindi pa ba tapos yan? Ang tagal-tagal naman. Gusto ko na maligo. Dali na lang po to. Eto na po. Oy, buhos mo na! Apo. Ricardo, makabuhay! Tatay ko yun! Ah, may sulat siya. Pakipirmahan na lang. Salamat! Chang! Oh! Isulit si tatay! Eviction notice. Ano pong ibig sabihin niyan? Pinapalayas tayo sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sa bang barangay dito? Kailangan ko na magbawi sa Elisa eh! Baka mamaya pag inamayan pa pag tumagal pa dun yung bata eh! Sige. Cardo, sasamahan kita. Manong, idiretso mo lang. Sinasabi ko na nga bang sasabi tayo sa Pedrong yan eh. Hindi pwedeng nagaganti yung lalaki yan pagkatapos mong sisantihin. You should have told him that you're going to fire him. At least kahit paano mapapirma natin siya ng confidentiality agreement. At pagkatapos nun, kahit na mawala na siya rito, wala siyang pwedeng ikwento. Nangyari na ang nangyari. Wala na tayong magagawa. Alam na ng pamilya ni Elise ang sitwasyon niya. At sigurado ako, tototohanin ni Cardo ang banta niya sa'yo ipabarangay ka. Hindi mangyayari yun. Isel! May witness si Cardo. Malakas ang loob niya kasi kasama niya si Pedro. Well, kung si Cardo may Pedro, I have Franco. Ano naman ang naisip mo, sir? Simple lang. Pero kakailanganin ko ang tulong ng mga kakilala. Pedro, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin, ha. Napakalaking bagay na tumayo kang witness sa kaso ni Elisa. Hindi dahil sa'yo, may hirapan ako idiin si Isel sa ginawa niya. Wala yun. Nakapamahal lang kasi sa akin si Elise. Tsaka napakabait ng bata na yun sa akin. Kaya hindi ko makatim na makitang pahirapan at parusahan siya ni Ma'am Isel. Sandali lang ho ah. May kausap lang po si Kagawad. Nawala po kasi si Chairman eh. Nasa seminar. Okay lang ho. Ano ho ba ilalapit natin sa kanila? Ireglamo ko sana namin yung isang homeowner siya dito. Dahil namaltrato niyo ko kasi yung pamangkin ko eh. Ano pong pangalan niyo po? Ako po pala si Cardo Makabuhay. Siya ho si Imelda Di Balanta. Ako siya po si Pedro Di Mahana. Gemma, ano yun? Bakit ka pumasok sa opisina? Opo, ma'am. May gusto pong makipag-usap sa inyo. May irereklamo raw ho. Sila po si Cardo Makabuhay at Pedro Di Maano. Pedro Di Maano? Sino si Pedro Di Maano? Ay, ako po. Ako po yan.
Driver kayo ng mga Bison? Opo. Ano niyo po nalaman? Tumawag sa akin si Attorney Gomez. Sinisante ka na raw ng mga Bison dahil sinubukan niyo raw hipuan yung assistant nila na si Miss Odette. At winarningan na rin nila ako na posible kayong pumunta rito at mag-invento ng kung ano-anong kwento para siraan sila. Huh? Sige, Gawat. Salamat. Inuwi ko na kay Gawat si Pedro. At sinabi ko na hindi natin siya maharap ngayon because you're not feeling well. Anyway, Odette, ginawa natin yun dahil kailangan natin takutin si Pedro. Sa tingin mo ba naniwala yung kaibigan mo sa story mo? Well, supporter siya ng mga women's rights advocacy. At nung tinawagan ko siya, hindi siya nagdalawang isip para tumulong. Good. Tingnan natin kung makapagreklamo pa yung cardo na yan. Ngayon wala na siyang witness. Hayop talaga yung mga Guizon. Gumawa pa ng kwento para magantihan si Pedro. Mang Ped, ano daw? Eh, sabi nila, iimbitahan na lang daw nila ulit ako pag handa na humarap si Miss Odette. Ricardo, di ba hindi ka naman naniniwala na kaya kong gawin yung mga ibinibintang nila sa akin? Oo naman. Mikli yung panahon na pagsasama natin, pero alam ko mabait kang tao. Hindi ko naman pagkakatiwala sa'yo si Dolores tsaka si Elisa kung hindi sila komportable sa'yo eh. Yung mga Guizon lang talaga yung mahilig mambaligtad ng kung ano-ano eh. Mawala silang puso. Ricardo, makabuhay. Pwede niyo rin kausapin si Kagawad tungkol sa reklamo niyo. Sige ako. Ricardo. Mabuti ko siguro na tayo magreklamo dito. Kasi wala ka sa mga Guizon. Makita mo naman, sa tawag lang nila na baliktad na nila ako. Naalala ko lang pag pinipatuloy pa natin yung pagre-reklamo natin, eh baka gawin nila sa inyo yung ginawa nila sa akin. Punto ka. Kung magsusumbong ako, dapat doon na lang sa polis. Tara. Alam, Claudio, pasensya ka na pero hindi na ako makakasama sa inyo. Kasi una-una, naalala ko may pamilya ako. Pag pinagpatuloy ko yung pag-witness sa inyo, baka ang balikan ng mga Guizon naman yung pamilya ko sa probinsya. Naiintindihan ko. Marami ka nang naitulong sa amin. Okay na sa akin yung naparating mo kung ano yung lagay ng pamangking ko. Salamat sa pag-intindi. Ano? Hindi na ako. Sige, mag-iingat ka. Salamat. Sige, Elda. Cardo, paano tayo niyan? Paano natin ililigtas si Elisa? You're not touching your food again. Alam mo, Elisa, pagod na akong kakapilit sa'yong kumain. So here's the deal. Ayaw mo kumain? Eh di wag. Naintindi mo? Fine, ayaw mo pa rin sumagot. Then I'll take that as a loud yes. Bakit po ba ayaw niyo po ako balik sa amin? What did you say? Sana po nung pumunta po dito sa Chicago, binirik niyo lang po ako sa kanya. Hindi niyo naman po ako gusto yun, di ba? Lagi nga po nag-iinit ng ulo niyo sa akin. Who told you I don't like you? Elisa, ikaw ang unika iha ni Victor. Paano naman kita hindi magugustuhan? Pero bakit po sumasama niyo po sa akin? Lagi niyo nga po ako pinapalo at saka kinukulong dito. Gusto lang kitang disiplinahin. Dahil minsan bad ka. Like now, ayaw mong kumain. Sinasagot mo ko. Nagpupumilit kang umuwi dun sa nanay mo. Alam mo, Elisa, kung susundin mo naman ang lahat ng gusto ko, hindi tayo mag-aaway. Nagawa ko yun naman pa lahat ng yun. Kasi po, binigyan po yung promise niya sa akin na pupunta po ako kay inay.
Gina-justify mo pa yung mga maling ginagawa mo. Eh, paano pa matutuwa yung Mommy Izel mo sa'yo niyan? Ang bata-bata mo pa, marunong ka ng mga tuwiran. Elisa, I'm your mother now. So I know what's best for you. Huwag mo nang kine-question yung mga desisyon ko. Kung gusto mo magkaayos tayo, sumunod ka lang sa lahat ng gusto ko. Naiintindihan mo? Now eat. Ding, may natanggap na ba kayong eviction letter? Oo. Bakit? Para saan ba yun? Papalisin tayo? Mawawalan tayo ng tirahan? Ano yun? Malalakap told me na siguradong may relocation place tayo ma-evicted kapag pinalis nila tayo. Kaso nga lang, sa province yun. Eh, papayag ba si Mangkardo na dun tayo? Sa tingin ko, hindi. Kasi nandito yung mga trabaho natin at saka mga school natin. Tapos manggagaling pa tayo sa probinsya. Parang laki namang sakripisyo nun. Eh, kaya din, alis ba kayo ng mami mo? Hindi ko nga rin alam eh. May problema pa kasi kanila aling asun eh. O Tom, bakit ang tahimik mo? Naisip ko lang pagdating ng eviction. Ano kung natuloy yun? Siyempre, hindi naman tayo lahat magre-relocate, di ba? Siyempre, sa iba-iba na tayo titira. Hindi mangyayari yun kung hindi tayo papayag. Kung sa iba't ibang lugar tayo mapatira, mangako tayo sa isa't isa na magkikita-kita pa rin tayo. Oo nga. Hindi tayo magkakahiwalay. Mangangalakal pa rin tayo araw-araw. Pangako yan, ha? Kung pangako! Ako rin! Cross my heart! Bing! Bing! Wali Maria! Nandito ka lang pala! Nagkakagulo sa bahay niyo! Inaaway niya aling aso ng nanay mo! Po? Oo, aling ka dali! Sabi sa inyo! Bing! Hey, salamat, Roman, ha? Text mo na lang ako kung kailan kita pwedeng puntahan sa stasyon. Importante lang, eh. Okay. Nora, dito na ako. Ricardo, buti naman nakauwi ka na. Alam ko, problemado kayo ni Dolores kay Elisa. Pero may isa pa tayong problemahin ngayon. Anong problema? Pinapalayas na tayo dito eh. Pinabawi na ng may-ari yung lupa. May meeting daw mamaya sa barangay tungkol dyan sa eviction na yan. Dora, pwede bang... Pwede mo na pumunta dyan? Sikasuhin ko pa kasi yung kaso ni Elisa dun sa stasyon kala Roman eh. Ikaw na muna ha. Ikaw na muna ang bahala dyan. Ricardo, hindi mo pwede sa lahat ng oras na tayo sumasunod ng problema ni Dolores. Pauwi mo dito yung kapatid mo, siya mag-askaso niyan. Huwag na! Ayaw nga nang istorbo yung kapatid ko. Ano binadagdagan yung problema ko? Ako? Lumayas ka sa pamamahay ko kasama ng mga basura ninyo! Lumayas na ako sa'yo! Lumayas na ako sa'yo! Tapos po ako pinapansin ko! Maghiwalay kayong dalawa, ha? Ikaw, Asun, umuhuli ka!
Ha? At ikaw, huminahong ka naman. Sana kayo magharap kapag malamig na mga ulo niyo. Andito mo! Sige! Ebony, tayo na! Ding! Ding, ang gusto lang. Sandali! Sandali! Tumapika siya! Tumapika! Aray! Ikaw na. Mahas lang po ba kayo? Sa tingin mo mukha ko okay? Tatanong ka pa! Mamumulit ka ng pera! Tapos paalisin kami dito! Ding! Ano man tupan! Ding! Pagpasensyaan mo na yung nanay mo, ha? Mainit lang yung ulo nun, kaya gano'n. Ha? Sensyaan mo na. Huwag mo nang sabihin sa akin yun. Sanay na ako. Sige, umuwi na ako. Huwag ka na sakit! Ano ba? Kawawa naman si Ding, no? Pinagtanggol niya na nga yung nanay niya, nasiguan pa siya. Mabuti nga, malakas yung loob ni Ding. Kung ako yun, naiiyak na ako sa sama ng loob. Bantayan na maigi si Elisa. Make sure hindi yan tatakas at hindi tatawag sa tatay niya. At kapag nag-misbehave, ikandado niyo na lang. Paalisin nila tayo dito sa Maynila, tapos palilipatin tayo dito sa Laguna. Yung mga kabuhayan natin, yung mga anak ninyo dito nag-aaral sa Maynila, bakit naman sa Laguna? May nakapagbigay ng number mo sa akin. Matutulungan mo raw ako. Ang gagawin ko? Yung squatters area San Francisco. Gusto ko sunugin mo sila lahat. Naalala ko, kakatakot yung mukha niya. Tapos, pinaka-drawing sa braso niya. May tattoo? Opo. Anong gagawin si Presinto? Victor, nawawala si Elise. Ano? Si Mga Rex, umidab sa akin. Ang problema, hindi na ako dito.